biar di charger pak, at fully charge pak, di ba, main load pak. So, ingatan niyo po yung mga yan. Pero siyempre po, iingatan din po yun. Agad maaaliman ko din, mga mahalaga masyado, huwag niyo na pong dalhin, mga kwintas, yung kailangan doon yun eh, mga alahas, huwag na po. Ha? Pero na lang, kung mas safe na dala nyo, kaysa iwan nyo sa bahay nyo. Yan ang mga ganun, di ba? Parang mas safe na dalhin ko na lang ito, kaysa iwan mo sa bahay. Pero siyempre, ito pa rin yun po yung mga pag-iingat. Lahat po ng mga campers are expected to attend all session. May session po, bawal matulog sa dorm. Unless meron kayo nararamdaman na sakit. Ano po, masayang naman po na yung ating mga topic doon. Ano ba yun? Yung surrendered life, sanctified life, tapos surrounded life. Ayun po. Atin po tayo, adult, young people, yung mga gano'n po. At siyempre, mga matuturo po dyan, yung mga kapastoran po natin ng Bulacan. Ha? So, nalangin po natin, maging matagumpay po ito, mga batid. At talagang ginamit ng Panginoon dito, na gagawin na natin taon-taon. Ha? At medyo sa wala tayo sa Baguio, haakyat po tayo doon sa Sagada. Ano niyo po ba yung Sagada? Tinsin yung hindi pa nakarating na Sagada. Halos lahat siguro. Yung Sagada, mga kapatid, na Baguio City, di ba pag umakyat kayo ng Baguio, sabi niyo, ang taas nito. Wala po, mga kapatid. Para magal sa hardanan, pangalawang baitan ka pa lang sa taas mula sa Baguio City. Ha? Yung pong Sagada mula Baguio City po, maabot po ng 5 to 7 hours po ang biyahe, puro paakyat. Ganun po yun. Ha? At doon po napakaganda mga kapatid sa Sagada. Alam, mahirap po magpunta doon pag medyo tagulan na, madulas ang daan. Ha? So, doon yung makikita yung highest point na highway sa buong Pilipinas. Nandunod po yan. At doon yung makikita yung mga hanging coffins. Ha? Dito niyo po, nagdidibig sila sa gilid ng mundo. Naka-expose. Marami po mga makikita po doon. Ha? Yan po ay pagpinalan tayo ng Panginoon. Yung po ay kung buhay pa tayong lahat. Amen? Okay, amin muna po tayo, mga kapatid. Okay po tayo lahat. Beautiful. And the first verse now, ready, sing!
bang gusto mag-testimony? Meron po bang gusto mag-share ng pagpapala ng Panginoon? Si Brother Jerry na pala po, no? Tayo ko nga, kapatid. Atin po siyang ibabaptize po ngayon. Kaya yung ating baptistry po, pinahayos ko po talaga dahil naglilip. Na siya lang po ang babaptize dito sa baptistry nito. Na ganyan ang kulay ng tubig. Malinis. Hindi, actually, yung mga muna naman nalinis. Yung pala, alam niyo po, nasabi ni Brother Jules Soriano sa akin, pag maalat pala, nilagyan mo ng chlorine, magkakaroon ng reaction, kaya pala nag-iibang kulay. Ito po, walang chlorine. Ang pwede mo lagyan ng chlorine, yung 310 na, yung TBN, yung mga tubig ng marwanish, yung mga ano na ba? Yung taba, yung portable siguro. Na? Kaya ngayon, hindi na natin nilagyan ng chlorine, kaya medyo po malinis din. Di ba ang ganda? Amen? Ay babaptize natin siya na may po after service. Amen. Kita na yung tiles, di ba? Kita na yung tiles. Dati kita lang yun. Amen? Sabi na lagyan na rin po natin ang filter po yan para po masala ano po yung mga maaaring magpalabo pa sa kanya. No? At yung ating po hangganan, medyo po malapit-lapit na rin po, mga kapatid. No? Pagamat yung ating budget kasi panipis na, yun nga lang, ayaw natin matigil yung paggawa. Di ba? Kahit po paunti-unti, basta may gumagawa, may natatapos. Yeah, amen? So hopefully by this Sunday, makompleto na po lahat yung tiles doon po sa ating po, yan, yung ating po hangganan. Tapos ito po hangganan na ito, tapos umpisa na po tayo magpaparnis nito pong ating mga manuster. Paparnisan na po natin yan. No? At tapos, syempre, meron pa rin po tayo mga tiles na lalagay dito po sa ating mezzanine. Ito po, pero bago lagyan yan, magagawa muna po tayo ng ating pinaka-sound room para po tuloy-tuloy na. Tapos yung ating po mezzanine dito, para po po magpagawa ng mukuha ng parang hagdanan, yung activated. Para po maganda-ganda yung kanila pong vision o view at sila po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Maayos na po itong loob na ito, mag-uumpisa na po tayo sa labas. Pagagawa na natin po yung mukha naman ng Bible Baptist Church. Malitaw. Amen? Excited pa kayo? Amen! Ha? Kaya sinabi, pag binapaayos na, oo. 11 years namin pinagagawa na yan. Kailan yung 11 years? Yung mga iba dito hindi pa napanganak, nag-umpisa na tayo. Yung iba nga, di ba, magpapakasal na, hindi pa rin tayo tapos. Amen? So, di ba din ha? Alam mo din, ha? At least, pag nag-rapture, may iwan, merong magandang simbahan na magpag-rapture. At sa inyo na ito, may kasulatan na yan, gawa na po yan. Na? Kasi sino man yung maiiwan dito. Diba po, kung dito po ang gustong magpastor dito after no rapture, kayo na rin po yan. Amen? Ayaw natin naman yung may maiiwan, di ba? Gusto natin lahat kasama sa langit. Amen? Okay. So, meron po ba na gusto matotoo? Na si Pastor Ernie kanina po, nandoon sa ating misyon, tama ka? Kay Pastor Jason. No? Kaya bago po sila umuwi, yung last Sunday po, eh, Pastor Ernie at yung kapamilya, na ibibigay po natin sa kanila yung service. Buong umaga. Naroon mo ba? Song din yung anak mo? Isa dyan? Yung isa, song leader. Yung isa, pianist. No? Yung nanay, special number. Yung tatay, preaching. Sa kanila, yung buong manang buong service po na yan. Ano yan? Anong date ba yung last Sunday nyo? May 1. Yun. Amen. Agahan nyo po mga kapatid. Baka mapuno tayo dito. Laki maupuan. May 1 po. Si missionary Ernie Sayas po. At ang kanyang pamilya po. Ang makikita po natin dito. Ayun po, ano? Meron kayo mga kailangan ng mga wire piece
kausapin niyo si ano si Brother Boom na tiyak ituturo naman kayo dito kay Charis. Magpupuha kayo ng mga piyesa. Ha? So, meron ba? Gusto mo patutuo? Ah, si Brother ano, Aris. Ay, may napalaman sa song winning itong mga ito kahapon eh. Ganun po. Nagpupuri po ako sa Panginoon dahil ang Saturday Watch po ay 2 years na. Salamat sa Panginoon dahil ito po yung nagbigay ng drive sa akin na ihayag ang kanyang salita, lalo ng kaligtasan sa mga hindi nakakaalam. At ito rin nagpalakas sa akin na nagawa ko ito sa office at tuloy-tuloy ko nang nagagawa. Purihin ang Panginoon. So, next Saturday po ako po yung mag-preach. Panalangin niyo po ako. Naniyahan ko po kayo na mag-attend. This is 6 o'clock in the morning. Nagsimula po ito 2 years ago. After po namin makapag-camp, siguro that camp, tapos the next 2 weeks after that camp, tsaka po nasimulan yung Saturday Watch. Kasama ko dito si Jun, Pakalso. Dahil minarapat ko pong mag-meet kami bilang Abraham Group. Tapos sumali na po sila Brother Rennie tsaka sila Brother Serge at naging hindi lang po Abraham Group ang dumadalo po. So actually nagsimula ito noong 5:30, 2 years ago. Tapos madilim pa nag-exercise na kami, tapos devotion, tapos kainan. Hanggang sa lumakas po ito at naging matibay po yung samahan namin ng mga nag-attend. So, in-encourage ko po kayong lahat na mag-attend po nito dahil totoo nga po na ito po yung nagpalakas sa akin at ito rin po ang sinasabi ng ating mga kasama na nagbigay lakas sa amin spiritually. Purihin ang Panginoon. Si Sister Cherry ata may re-report din. Siya ang nagsabi sa akin na mag-testimony dito, maayaw siya ngayon. Sister Cherry. Ha? Ngayon na? Hindi na? O, sige. Okay. Maraming salamat sa Panginoon. Si Jun, Si Jun. Actually po, yung Saturday Watch, pagkatapos po namin dito, direct po kami song winning, nag-umpisa po yan sa Sayas Family pagkatapos na dito, doon na po yung diretso. So, 2 years na pala yan, ano? Amen? Purihin ang Panginoon. Ngayon naman, paggabi, ito naman sa akin kailang brother at sister Chin. Maamin din naman po sila pag Saturday. Ha? At ngayon, nagdagan na nga ng transituration at song winning na talaga naman, doon nila po nakakasagupa yung mga tao talagang nire-reject ang ating Panginoon. Okay na, ha? Sister Cherry kahapon, meron kausap na Muslim. Ha? Si Brother Harris naman, meron po siya nakausap na engineer na talagang matigas din ang puso talaga. So, marami po, marami, pati pang klaseng tao po ang talagang makakausap. Magiging hamon naman, mga kapatid. Pero, na hindi naman tayo ang kumumbinsi sa kanila, pwede po kumikilos ang banal na spirito po sa kanila. Basta sa atin, na meron tayong nakitanim sa kanila. At darating din ang panahon, yan po ay naaanihin din o pupumaling yan. Okay, so meron pa ba na magpapatotoo? Hindi po. Okay, Maya. May blessing, i-share niyo po yung blessing. Wala, awit mo muli tayo. Wala. Kaya po tayo nila, gamitin mo natin, Leaning on the Everlasting Arms. Leaning on the Everlasting Arms, 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 leaning on the Everlasting Arms
Meron ba tayong dapat i-welcome? Si Hannah, i-welcome natin yung kanyang pamilya. Amen. So, teka, tignan natin. Bigyan tayo po yung awit na ng welcome song. Birthday, nakataan natin dahil na may birthday. Nasi brother ako nga pala, brother, si Pastor Ernie. Martes, yung kanyang birthday. Amen? So, belated happy birthday na lang. Amen. Pero welcome song muna tayo. Amen. Ayun tayo ulit. Ayun tayo para maiditan kayo. Manalo pa si Bradley sa replay.
Kaya ipag-pipray ko pala si Manny pa rin mananalo sa replay. Hindi natin alam, di ba? Amen? Baka biglang bumaligtad eh. Replay na ka, nanalo pa si Brad eh. Hindi nasagot yung prayer. Amen! So, nalang po siguro, ano tayo? Meron ba tayo special number, Brother Boom? So, kaya na lang. Ah, meron pa pala magpapatutuwa mo dito. Si Don Vicente. Tuwa ako yung mga members natin, nagiging Donya, mga Donya. Doon sa otak. Papasalamat lang ako sa Panginoon kasi yung mga nag-pray para may labas yun ang sasakyan. Salamat sa inyo sa nag-pray na ilabas ng Friday. Yung araw na yun, between sa loob ng 14 years, hindi ako nakakahawak ng apat na gulong. Nung Friday lang yun, sa Itza pa, sobrang traffic. Kaya, nag-practice ako sa Itza. Eight kami lumabas sa Toyota, naka-uwi kami 10. Kasi, puro Primera lang ako eh. Hindi ko pa alam kung ma'am yun ang Segunda. Tapos, Primera, tapos Tercera. Namatay na ako sa gitna. Namatay na ako sa gitna. Tagal ko doon sa gitna. Kala ko, hindi kasi marinig yung makina. Sobrang tahimik eh. Eh, namatay na pala ako ng makina. Lumapit ko doon. Silip-silip doon sa salamin eh. Tapos, binanda ko agad. Primera agad. Banda. Tinabi na naman ng polis. Matinding kaba yung ginawa ko doon eh. Sa EDSA na yun. Mula SM Alex hanggang dito monumento, nagpag-cartong kami. Kasi yung nanay ng ahente, nag-ahente sa amin. Sinabay namin umuwi ng baby. Kaya ano rin siya eh, tatakot na rin siya eh. Dami yung sasakyan, dikit-dikit eh. Talagang ano, sabi ng ahente, sabi ng ahente sa amin, sir, hindi talaga kayo approve. Pina-approve ko lang. Parang ano, talaga yung gano'n. Sabi ko, pina-approve talaga ng Panginoon yan kahit taga Northfield kami. Talagang ano, mabait lang ang Panginoon sa amin. Mabait talaga. Kasi hindi karapat-dapat, ginawa mo karapat-dapat. Yung mga material na yun. Salamat sa inyo, salamat higit sa lahat kayo. Sa Panginoon, kayo mas tapos na. Amen! Nakikita niyo po dyan na commuter na high ace, na bagong-bago. Yun po. Hindi, para nakita ko nga kanina, may gumuwit eh. I-check nyo nga. Parang nakita ko eh. Ginawa ang whiteboard? Kulay puti kasi. Nalilagyan ng ano? John 3:16. Sana verse na, binuho yung verse. Sinunar eh. Kaga, nagboy 4x4 naman. Lalagyan niya ng answer. Lalagyan 16. Yan yung mga boy 4x4 yun, ha? Yung maginaan at yung pong band na yun, gagamitin din po sa camp. Kaya mahaba-haba ang convoy po natin, mga kapatid. Ha, baka yung dulo ng convoy natin, nandoon na po sa Angeles eh. Ang dulo, nasa Bukawi pa lang. Mapagkamalan tayong politiko sa convoy. Diba? Mag-pray po natin yan. Ingatan yung mga drivers po natin. Yung lumang L3 po, isasama din po natin, mga kapatid. Kaya bukas, Romantes, paggagawa po natin yung under justice po nun. So, budget po ng 10,000 po niyon. Na, mapapagawa po natin para sigurado po ang maganda ng Baguio. Kasi yun po ang gagamitin sa pamamaliki naman naman po sa Baguio City. Na, para po doon sa ating kakainin. Although na hindi po tayo in-charge doon sa ano, sa food, na baliwag po yung ipasok atin. Nga lang, laro po silang service sa sasakyan. Kaya yun naman po ang ating ipapa
gamit sa kanila po ang aming service po nila. Ha? Tapos yung bus na inubahan, ano po, ay 60-seaters po yan na ang rent ay magkano? Parang 57,000 po. Na nag-subsidize po tayo doon ng 10,000 para po bumaba yung paghati-hatihan ng mga sasakay po doon. Ano po, ganun po magalanti yung ating church. Amen? Naniniwala po ang ating church, pag ikaw ay nagbigay, ikaw ay tatanggap. Kaya nagbigay po tayo doon na actually po wala namang sasakay sa atin ng mga members po doon. Dahil na may mga sasakyan lahat na magagaling po dito. So, pray po natin yun, matulong at yung kaya mga bagay, hindi natin alam na kayo mayroong masasakay doon eh. Tawagin ng Panginoon na magpastor. Di ba? Amen. Kaya sila Brother Joel. Hindi natin alam. Baka tawagin si Brother Joel ng Panginoon. Si Brother Willie. Hindi natin alam. Tawagin ng Panginoon magpastor yan po ngayon. Tatay na eh, ba? May kumagraduate nga ng grade 6 to 70, ano yun? 72? Inaano sa TV? Na, eto, college, Bible school, di ba? Bible college. At least cottage. Na, marami po mga kapatid. Na, wala pong posible sa Panginoon. Na, si Brother Jude Soriano din. Sasama, malay natin. Tawagin din ang Panginoon niya. Amen? Brother Ron din. Marami po. Na, po pwedeng tawagin ang Panginoon. Amen? Baka si Russell, tawagin din ang Panginoon ito. Amen? Okay, excited lang po tayo dahil nabote. Dati mo, only one life. Yan po. Na isang buhay lang talaga, meron po tayo. Na po sa ating panahon po ngayon, parang yung isang boto, napakahalaga. Na? Eh sa ating po, yung isang buhay na yan, napakahalaga yan. Kaya yung isang buhay na yan, eh gamitin na natin para sa Panginoon. Na, kasi pag ginamit naman natin sa Panginoon yan, magpapala, tayo naman ang magiginamit. Amen? Okay, pagandahin na po natin, mga kapatid, yung ating pong God's heritage. A testimony. Okay, si Sister Ria, testimony. Afternoon po. Napalis na po kasi yung testimony ko, kaya magte-testimony na po ako ngayon. Dumating po kasi sa punto ng buhay ko na na-discourage po ako. Although kahit po parang pigil ko na namanghina, talaga po nanghina po ako. Sabi ko sa sarili ko, dumating po sa punto na sinabi ko sa sarili ko na ayaw ko na pong mag-akay ng bisita, ayaw ko na pong kumanta sa choir, ayoko na pong mag-special number. Gusto ko, upo na lang ako. Ayoko na. Parang ayoko na po. Pero napakabuti po ng Panginoon kasi yung panahon po na na-discourage ako, yung mga preaching ni Pastor, kada every Sunday, talagang ano, tapos sa puso, tapos sa buto, tapos sa kasukasuan ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa aking asawa na dinimote siya sa position niya sa trabaho, pero pre-remote naman siya ng Panginoon sa mga ministry, sa mga gawain. At talagang nakatulong po sa akin upang unti-unti ako muling lumakas. Sa aking biyanan at sa aking sa mga kapatid ng asawa ko, talagang blessed na blessed po ako sa kanila na lahat po sila naglilingkod sa Panginoon. Sa church lalo na po, doon ko na-appreciate yung church tayo bilang pamilya. Alam niyo po, blessed na blessed ako makita ko si Brother Joel, si yung lakas ng boses ni Sister Lisa, sila Nanay Letty, si Nanay Wilma, yung wisdom ni Ma'am Olive at ni Brother Willie, talagang sobrang nakatulong po sa akin. Si Brother Rolly, alam niyo po si Brother Rolly, ang tawag po sa munisipyo niya, ano, Pastor Rolly. Kapag may mga event, minsan narin kasi magkakasama kami sa munisipyo. Although yung iba, yung mga ibang host ng event, minsan parang ang dating sa akin, parang kinukutsaya na siya. Pero pag kinukutsaya na siya dahil parang medyo may konting binibiro siya ng Pastor Rolly. Pero pag tinignan mo siya, blessed na blessed ako sa kanya kasi parang taas noon yung minalam nam yung pangalan, yung pagkakatawag sa kanya ng pastor. Sobrang blessed.
Brother Ronnie sa office. Lahat po, sila Brother Ali, sila Sister Dean, kayo pong lahat. Dapat po last week ko pa po ito itatestimony. Sayang nga po hindi ko na-testimony last week kasi sakto po dun sa preaching ni Pastor na yung mga munting bagay na minsan hindi natin na-appreciate. Talagang, kaya gusto ko lang pong ilabas yung pasasalamat ko sa inyo. Tapos po, talagang ang Panginoon po kumikilos dahil nung minsan po hindi po ako nasundo ni Daddy Jun, ako po ay nag-tricycle. Discouraged pa rin po ako noon. Meron po ako nakasabay sa terminal ng tricycle na nakangiti po siya sa akin, nakasukat po siya ng pang-teacher. Ginitian ko din po siya kahit hindi ko siya kilala kasi ginitian niya ako eh. Since nakapang-teacher naman siya, naisip ko siguro hindi naman to budol-budol. Kaya sabi niya sa akin, saan ka? Sasakay. Tapos sabi ko po, sa may balas po, sige sabihin na tayo ha. Sabi ko, sige po. Tapos nung nasa tricycle na sila, na kami, sabi sa akin ng teacher, alam mo ma'am, kanina pa kita tinititigan. Kasi hindi ko makakalimutan yung boses mo. Di ba kumakanta ka sa simbahan dati? Hindi ko makakalimutan yung boses mo dahil naging blessing yung boses mo sa akin. So nung naano ko yun, sabi ko, ma'am, opo, ganun po ba? Pero ma'am, kasi baptist na po ako. Tapos habang nasa tricycle po kami, winitnessan ko siya habang nasa tricycle. Hanggang sa, in-invite ko din siya sa church na sana makarating din siya. Kasi sabi ko, doon na po ako kumakanta. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, patawad po dahil hindi ko po talaga kailangan ma-discourage dahil tulad po noon na hindi pa ako mananampalataya, meron na pong nabe-bless doon sa biyayang ibinigay niyo po sa akin. Paano pa po ngayon na spiritual gift na po yung aking inaalay po sa paglilingkod. Kaya po mula po noon, talaga po unti-unti, lumakas na naman po ako. Unti-unti po, ginagawa ko na naman po yung dati kong ginagawa sa opisina, nagpamigay po ng mga tracks, nagsusolving. Ngayong week po, nakapag-win po ako ng shop na kaluluwa po, kaya pinigil po ang Panginoon. At pagpapatuloy ko po iyon. At maraming po talagang salamat, Bible Baptist Church of Marilao. Mahal na mahal ko po kami. Thank you. Amen. Yan sabihin mga kapatid, talagang kailangan natin ang mauksan. Pag nawala ang isa sa atin, magipilay tayo. Ibig sabihin mga kapatid, every member of this church is very important. Ang importante tayo, huwag naman tayo magpapa-importante. Amen? Kaya yan po eh, sabi nga, if you are the hand, then do the work of the hand. If you are the feet, then do the work of the feet. Ikaw naman yung mata, then do the work. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang bahagi ng katawan po natin, hindi mag-function, then the body will become crippled. Crippled po siya, mga kapatid. Diba? Kaya gawin lang natin kung ano yung pwede natin gawin para sa Panginoon. At hindi natin alam mga kapatid, talaga may nabibless po sa atin. Diba? Amen? Sige lang, kasi ang demonyo, yun naman ang kalaban natin eh. Yan naman yung nagpapahala. Di po ba? Na this week lang, meron po ang mga nag-counselan. Talaga pong mag-aasawa po ito, maging pamilya. Talagang lang po eh, talagang giling-giba ng demonyo ang bawat pamilya. Na? Natring yung mga pamilya po na member ng ating church. Sa ibig sabihin, mga kapatid, na hindi po tayo tinitigilan ng demonyo. Amen? Kaya ngayon ang panahon na hindi dapat tayo nagkakawasa-wasa. Ngayon ang Panginoon, dapat lalo tayo merong pagkakaisa. Amen? Labanan po natin yung atake ng demonyo. Amen? Ayun po, no? Kaya, be strong. Sabi mo sa inyo, no? Be strong not only for yourself, but be strong for others. Nagiging mahina ka na, oo. Pero maging malakas pa rin. Hindi na para sa'yo, kundi para na sa mga taong nasa paligid mo. Yung mga taong nakatingin sa'yo.
may mga taong umaasa sa iyo na maging malakas ka para sa kanila, hindi na para sa iyo. Kasi kung tutusin, mga kapatid, marami naman na tayong na-enjoy sa buhay eh. Amen? Marami na tayong mapagpapala na tanggap sa Panginoon eh. Na magiging very selfish naman po tayo, tapos natin tanggapin yung mga pagpapala na yun, hindi na tayong titigil. Hahayaan na lang natin yung iba na namang hina. Eh, wag. Amen? Na dapat maging malakas tayo lagi para sa kanila. Ako po, bilang pastor niyo po, yan ang prayer ko, Lord, gawin mo po kung malakas, hindi po para sa akin. Para po sa mga members ng Bible Baptist Church of Manila. Yun po ang laging prayer ko lang. Hindi ba na po ako? Kasi marami na po ako na-enjoy sa buhay po ng ministeryo. Gusto ko po lahat kayo magpalain ng Panginoon. Kaya pag nakikita ko, di ba, yung dating Vicente, Don Vicente na ngayon, tuwan-tuwa ang puso mo yan. Amen? Na pag sirot, eh, pag nanamin na, talagang ton niya na. Namira. Amen, ano? Nakagound eh. Biro niyo po, mga kapatid. Eh, yung mga ganyan. Di ba? Dahil sa ganyan, mga kapatid, na yung aking prayers, na answer. Answer prayer po. Amen? Eh, di ba, lagi ko challenge sa inyo, gusto niyo ba magkaroon sa Philippine bahay, sa Philippine sasakyan? Eh, siyempre, sino ba may away? Ayaw nun. O, hindi na gagawin natin. Tawaan natin to church. Hindi nyo napapasin, mientras gumagastos tayo sa church, lalo naman pinagpapala yung ating mga pamilya. Alin na ba yan? Totoo lang yung sinabi ng Lord, pag nagbigay ka, tatanggap ka. Pero huwag ka naman magbigay para tumanggap. No. Parang ginagawa mo, susuluhulan mo ang Panginoon. Anong palagay mo sa Panginoon? No? For president? Nasusuhulan mo para ano, pag nanalo eh, may balik. Okay, si Chin-Chin, tawagin natin. Ano, marami magpapatutuloy, nahihiyak kami. Eto po si Chin-Chin. Kanina po si Chin-Chin, dapat ka malo yung bata pa naman ito. Dapat ka malo siyang bata. Bakit bata pa naman? Nga na, akala grade 6. Good afternoon po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi may answered prayer na po. Na meron na po akong trabaho. Amen! Po ako last Friday lang po. Kwento ko lang po kasi nung di nag-ano po ako, nagpasa po ako ng resume sa isang school lang po sa San Antonio po, Montessori. Tapos, eh di nung nagpasa po ako, interview na po, pinakabahan na po kasi ang dami po, parang ang taas-taas po ng standards nila. Kasi yung mga ibang mga kaklase na ano na nag-apply, in-interview lang sila, tapos okay na. Doon po sa Montessori, gusto nila magde-demo, may dalawang lesson plan, lahat po talaga. Tapos edi, nung ano pa lang, sinasabi niya pa lang sa akin, kinakabahan na ako nung principal ko. Tapos sabi niya, sige, kailan mo ba gusto mag-demo? Sabi ko, Wednesday po. Tapos sabi niya, sige, tapos sabi niya, balikan ng Wednesday, 9 a.m. Tapos nung Wednesday po, nagpunta po ako doon, wala pa pong 9, nandun na ako. Tapos nakita niya po ako, tapos sabi niya, sige, maganda ka na, mag-demo ka na, mga 8:30 pa lang po yun. Tapos sabi ko, nagkakala ko, may gagawin, para na demo, agad pagdating doon. Tapos pagdating ko po doon, kala ko, mga dalawa lang po sila, tatlo. Pero nung pagpasok po nila, lima po silang manonood. Coordinator po ng preschool, elementary high school, head po ng social studies, tsaka yung principal. So, lahat po sila yung mga matataas po dun sa school. E di, sobrang, lalo po akong kinabahan, pero go lang po. Tapos, napipray lang po ako sa Panginoon, sabi ko po sa Panginoon na, kayo na po yung bahala sa akin, Panginoon, para po sa akin to, bibigyan niyo po sa akin to. Di, ayun po, nag-demo po ako, okay naman po. Tapos, dalawa po kasi kami na pagkaklase na nag-apply po doon. Tapos, after ko po, nag-demo po yung isang kaklase. Tapos, maya-maya, tinawag po ako. Sinabi na po sa akin yung, after niya po mag-demo, sinabi na po sa akin yung rating ko. Tapos, pinakita po sa akin, kasi parang binigyan po ng mga grades. Tapos, pinakita po sa akin 86, 89, mga ganun po. 85, sabi ko, baba naman. Sa isip-isip ko, parang ang baba. Tapos sabi niya po sa akin,
Sabi niya, alam mo ba, ano, sa lahat ng nag-apply, ikaw pala nang nakakakuha ng ganitong rate kasi nga yung mga coordinator, ang mababa daw magbigay nun, sabi sa akin ng principal. Nagustuhan daw po talaga nila ako. E di, tumagtawa po ako. Tapos yung kaklase ko po, yung mga binigay sa kanyang rating, 63, ganun po, 65. So, ibig sabihin na, ang taas po pala talaga nung nakuha ko. Kaya, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi alam ko po na hindi naman po talaga ako yung, hindi naman po talaga ako matalino yung ganun. Pero, dahil po, anak po ako ng Panginoon. Amen. May favor po na nabibigay sa akin. So, yun po. Kaya, masaya-masaya po ako noon. Tapos sabi, kala ko po, ako na yung makukuha. Sabi niya sa akin, may isa pang magdedemo sa na kalaban mo, sabi niya sa akin. Eh, kaso bukas pa. Kaya sa Friday mo pa malalaman kung ikaw ba yung tanggap o hindi. Di parang malungkot ako kasi akala ko po, baka hindi na ako makuha. May possibility na mas magaling yun sa akin. Ganun po. Eh, di hintay lang po ako. Tapos noong Friday, bago po mga umaratas na kanina, sabi ko, ay siguro hindi na po ako nabili kasi baka mas magaling yun sa akin. Kasi umaga po yung mga demo doon. Tapos po, nung makikita po kasi kami nila mami sa SM, bago po umalis, may nag-text na number. Tapos yun nga po, nakadating ito na, congratulations, Miss Charlene. Ako daw nga po yung nagwagi, kaya pumunta daw po ako doon. Talaga sabi niya po sa akin, congratulations, Miss Charlene, ikaw ang nagwagi. Sabi niya sa akin, sabi ko sa akin ng principal, eh dito magtawa po ako. Tapos hindi ko pa muna sinabi kay mami, pagkakita namin sa SM, nungkot-lungkutan ako, sabi ko, hindi ako yung napili. Sabi niya sa akin, sabi niya, di nga, sabi ko, joke lang, tapos yun. Kaya siguro nilibre niya po kami ng lunch nun. Ako rin, natanggap. Kaya po yun, maraming salamat po sa Panginoon, tsaka sa mga prayers mo. Siyempre po sa inyong lahat, sa home church, tsaka po kay pastor, na sinabi ko din po kasi kay Pastor Ray, kaya alam ko po pinapray niya po ako, tsaka sa adult men, kasi po sila nga po yung nagpaaral sa akin, kaya ngayon po, sinabi ko lang po yun, kaya maraming salamat po sa inyo, kasi isa po kayo sa mga dahilan kung bakit po ngayon, may trabaho lang po ako. Kaya po, maraming salamat po to the Lord. Amen! Cute-an sa iyo yung tiyan. Amen. So, di ba? Eh, kung mga ganyan ang mga patutuo, tataba ang puso nyo eh. Di ba, mga kapatid? So, dapat lang talaga ang mga anak ng Diyos nag-e-excel po siya. Talaga umaangat. Hindi naman po para maging mayamang tayo, kundi po para kaitaas natin ang ating Panginoon. Kaya ganun, pag-aaralan niyo po yung aklat ni Daniel. Di ba, sabi ganun, kailangan daw pakainin yung mga yan yung mga grupo ni Daniel ng mga pagkain ng hari. Pero sabi ni Daniel, hindi. Kakainin namin kung ano yung kakain namin. Gulay, iba, okra, palaya, sarap ng saluyot. Amen? Ibig sabihin, yun ang kakainin namin. Ayaw po nung hari yun eh. Pero alam niyo po mga kapatid, kung ano po sila, hindi po yung pagkain ng hari, sila pa ang mga nag-exempt. Bakit? Mga anak ng Diyos yun eh. Ganyan dapat, kapatid. Dapat po, kayo yung mga maliditorya, kayo yung mga salutatorya, mga kumlaude. Mga Baptist dapat po yan. Amen? Kaya kayo mga mag-aaral, mag-aaral din na maigi. Pag hindi po, boyfriend mga yan, atupag nyo. Girlfriend. Yung mga Facebook kayo ng Facebook dyan. Aral muna, aral. Pag nakatapos na kayo, yan. Di ba, Jaris? Ay, nagtaba na. Di ba, alam niyo po yan. Ha? You take everything one day at a time. Kung estudyante kayo, then be a student. Ganun lang. Kasi pag may boyfriend kayo, pag nag-away kayo ng boyfriend nyo, natapat ng finance, baksak ka tiyak eh. Siyempre, hindi naman maaalis yung boyfriend ko, kaaway ko, ganyan. Paiyak-iyak ka pa dyan.
Naharap ka sa examination table, magamatan mo. At rin ba't na magamatan mo ba na? Kuyat nga, nakaka-review. Eh, bakit ka bumagsak? Na kuyat ko pala nakaka-review. At baksak yung exam mo. Eh, yun pala yung nag-away. Kaya din. Kayo ang magbarkado ko si Arlene. Amen. Aware pa po ba? Ayun. Tanggap ka rin? Gandang hapon po. Share lang po yung nangyari sa akin last week. Wala po ako last week, pasensya na kayo sa mga ginutom ko. Kasi ano, napasubo na po ako kay Pape. Para lang po makating siya dito ng Sunday. Yung po kasi ang magiging usapan namin. Gusto ko po kasi, for siya mag 70 years old, gusto ko po tumanggap po siya sa Panginoon. Salamat naman po at tumanggap po siya. Amen! Sabi niya pupunta siya pero hindi ko po alam kung ba't hindi po siya nakarating. Baka meron po silang ginawa. Share ko din po yung nangyari sa akin last week kung nakaraan. At saka nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi kung ano, Monday. Kasi ang pinag po pagka this week, kasi ako susunod ko every Monday, doon po sa Manila. Diretso po kami bus from Delta, Rame to Bukaway. Eh, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nung Monday, every Monday na eh, pag-wing naman kung luluwas ako, lagi naman po nag-pray. Yung sasakyan, yung driver, lagi po ganun yung ginagawa ko. Pagsakay pa lang, pag, lalo po pagkapapasok na ako ng super. Noon po sumakay, nung nasa super lang po kami, ay nasa papasok pa lang kami ng NX sa toll gate. Iba na yung tingin ko dun sa driver. Kasi yung sa pray, yung ginagawa ni Benin, sabi ko, kuya, ano pong nangyari? Kasi lagi po kami ni ako nasa harap eh. Kasi mahirap po bumaba. Pagkakil kami ang sinakyan mo. Talaga, hanggang may isiksiksik na tao. Sisiksikan niya. Kaya lagi po kami sa harap para mabilis po kami makababa niya. Pagdating po dun sa may papasok na po kami ng kolo. Nakaba po yung tila. Malayo pa lang natatanaw. Eh, kasi nga yung radio. Sabi ko dati, parang nawawalan tayo ng prayer. Yung prayer ko talaga pong yung paba, yung takot. Kasi inaalala kasi ako, kasama ko, madiskasya kami. Salamat sa Panginoon kasi sabi ko, Panginoon, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po ng palakas at least ng break yung sinasakyan namin. Kasi sa dami na sinakyan kong del kami, doon ako nakasakay namin, iba yung mga humana. Yes, ako gusto ako po makauwi, napakainit. Sumakay na po kami doon ni Yumilay. Nung yung pag-break po nang gano'n, sabi ko, Lord, bahala na po kayo sa akin ni ako. Huwag niyo po kami pabayaan. Sabi ko gano'n sa kanya. Yung prayer ko talaga yung muna lang ako. Kasi, siyempre kahit sabihin mo nasa Panginoon ka, tanggap mo na yung pamatayan mo. May pag-aalin lang kasi yung tao mo yung ako. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po ng break yung sasakyan namin. Mga oras na to, sabi ko gano'n. Ipagtapak mo, Mama, dug-dug. Lalo po akong parang feeling talaga para akong sinukaan. Utlang-utlang. Pakilamdam ang latang na taa. Parang mapiling gumagana kami. Wala na, doon lang po kami sabi. Hindi po ba yung bagong pumasok sa Alex ay mayroong mga guhit-guhit na dug-dug-dug. Pinakagulo. Doon po kami huminto. Ang tagal po namin doon. Sabi ko, Lord, salamat. Sabi ko gano'n. Kahit nakahit po kami sa napakainit, andito pa rin po kami. Sabi ko gano'n. Yung loob ng bus namin, sobra ng init, sobra ng ano, yung mga tao, sumisigaw na. Kami, hindi kami makalabas kasi lugar na kami po ang unang lalabas. Ang mga nasa likod, sino pa yung unang nasa ano ng babaan, gagaling po yung driver kasi bumababa sila, ibawal po doon ang tatagalitan. Meron po kami yung isang oras doon. Hindi po ako makapag-text kay Joel, hindi po ako makapag-text
yung cellphone, wala ka naman doon. Huwag niyo po gagawin yun, huwag niyo po akong gayahin. Talagang in-stop sa sarili ko. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sabi ko gano'n. Wala po ako talaga ibang, wala ko ibang talapita po, hindi kayo po. Sabi ko gano'n sa kanina. Talaga po gumawa po ang Panginoon ng paraan para mailigtas po kaming lahat, sabi ko dun sa buntis. Kasi makikita mo talagang putla-putla din siya, parang tingin ko, ano yun, nervous na nervous din siya eh. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi po kami na-disgrasya. Huminto po lang po sa yung bus. Kasi po kung doon kami na din na talagang pass po kami ng tolgate, mabilis na po yun, naarangkada na. Sigurado po, pare-pareho po kami na-disgrasya. Kaya pinagpapasalamat po sa Panginoon. At saka po, share ko din po sa inyo yung nangyari po dito sa kapitbahay namin. Kasi nasanay si Shea, kaya lang talagang ano po ako dun sa preach ni Pastor kanina at saka nung last Wednesday po ng prayer. Sabi nga move on kanina. Hindi po po yun. Kasi may kapitbahay po kami dito. Lahat ng kahit anong approach na maganda, hindi maganda, terma lang. Kasi yung basura ba, kahit anong klaseng basura, andiyan lang sa kalsada, alas dang site na yung harapan namin. Para po sa kanya, nakapagsalita ko ng hindi maganda. At binalikan niya ako ng salitang hindi rin maganda. Salamat na lang sa Panginoon at pag-peace na ako. Kasi hindi ako pag-peace, sigurado umukusok ko yung salita niya, baka isang salita niya, sampung balik na yun. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon at naalala ko siya pagka ganun, nasa ganung ano ako, nakukontrol ko na po yung sarili ko. At saka si Brother Joel po, dati yan, hindi yan papayag na may nakakasagutan ako, hindi siya sasama. Wala yan pakailang, pero andun siya na nag-aano din sa akin, maawat. Kaya alam po, dumating din po kami sa barangay dahil gusto ko po na nasa maayos din. Kasi siyempre, babae po ako, may mga anak po yung lalaki. Ang hirap po nang may kapitbahay na gano'n. First time kami po natin na nagkaroon ng gano'ng kapitbahay. Kaya sabi ko nga kay Nanay Esther kanina, Nay, sabi ko, pinabarangay ko na kahit hindi dapat, pero gusto ko po nasa maayos kami. Pero humingi naman po yun ang pasensya, kaya nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi kahit na nagkaganong yung ano namin, nag-approach pa rin siya sa akin, ako din po, na tinanggap ko na din na meron akong pagkukulang. Siyempre, tao tayo, nagkakasala. Humingi ng kapatawaran. Kaya, papasalamat po ako kasi pag nasa Panginoon, talagang makukontrol mo na hindi ka na yung gaya ng dati na sige-sige lang. Prayers na lang. Pag-pray pa rin po ako kasi meron din po akong problema. Tsaka, gusto ko mas lumakas pa yung spiritual. Yun po, maraming salamat po. Amen. Praise the Lord. Ayun pa lang, napagbabago tulad ng Panginoon. Sabi sa inyo, inahantara pa rin ng demonyo yung ating mga pamilya dito. Kaya yun si Tatanang Satanas, demonyo talaga yun. Amen. Meron pa po ba? Meron pa? Yung magpapatotoo? Sige. Samantalahin na po natin. Uy, ganda pala ng church sa atin. Sabi ko na kumakaw. Siyado lang maliit. Ayan pa po ba, magpapatotoo? Si brother, si pastor. Ay, ito maging tunay ng pastor. Amen. Kasama rin sa loob. Ako, magkakaya na mga pastor. Tama ko tayo mga pastor. Hindi, sana po hindi ako magpapatao. Kaya alam po, narinig po yung patotoo ni Sister Rhea. Talaga po sa amin sa opisina, talaga po ako hindi ko po alam kung tinutuya ako. Pinagagalit. Tinutukso po talaga. Sapagkat siguro, yung nakita nilang buhay ko dati, napakalayo sa buhay ko ngayon.
talaga, hindi ko naman ginagawa sa sarili ko, kundi sa tingin ko, at tinatanggap ko na Panginoon ang nagbago ng aking buhay. Na talaga po, kasi sa amin, tuwing lingguhan po, merong nag-host na bawat department. Sa aking po pagkakaalam, ako lang po yata yung nag-lead ng host, ng hosting, ng one time na nagbigay po ng verses sa Bible bago po kami nag-start ng aming flag ceremony. So, buhat po nung tinawag na ang pastor. Kaya po, gano'n. So, gusto ko po ipatotoo yung paano po tayo pinoprotektahan ng Diyos. One time po, tumawag po ako kay pastor na kasi po dun sa amin sa opisina, may umalap na masasamang salita sa mga, ano namin, sa mga boss namin. Na siniraan sila lahat ng masasakit na salita, lahat dinalungkat, pati yung kanilang buhay dinalungkat. So, meron pong isang tao doon na nagsabi na ang maaari daw gumawa nun ay ako. No? Eh, sabi ko nga, nung wala ko sa Panginoon, hindi ko ginagawa. Sa social media, siniraan yun. So, tumawag ako kay Pastor. Sabi ko, Pastor, paano po ba ang maganda rito? Itinuturo po ako na ako yung nagsalita. Sabi ni Pastor, kausapin mo na maayos, huwag ka lang magsalita na hindi maganda. So, nung dati po kasi, talagang diubra sa akin yung gano'n. Eh. Pag may narinig ako salita na ako yung tinutukoy, kaya talagang babalikan ko na ano yun eh. Kaya lang, sabi nga po, binago na tayo ng Panginoon. So, ang nangyari po, pumunta mo na ako sa post ko kasi sa kanila nanggaling yung info na ako raw yung pinagbibintangan. At nilinaw ko, nagsalita naman yung post ko na sabi niya, eh, hindi naman ganun tinukoy ka ng ano. Basta sabi, sa saog, at sinabing maaaring si Ronin, sabi niya. So alam niyo po ba, nung bandang muna eh, nalaman namin na yung nagtuturo sa akin, eh siya yung gumawa ng account ngayon. Na siya yung nagsalita, siya yung nanira. Na ni-reveal ng Panginoon. No? Amen. Na yung taong yung gumawa na, yun ang siyang talagang yung nagbintang sa akin, siya yung talagang gumawa. So ngayon po wala na yun sa opisina namin. At nawa po kami mapayapa na yung aming opisina dahil po sa mga ganong salita. At nagpupuri po ako sa Panginoon sapagkat sabi nga, tinatawag ako pastor, sabi ko, why not? Talagang tatawagin ako ng Panginoon para magpastor. Sa akin, okay po. Hanggang po. Amen. Nadami, baka mawalan na ako ng men dito, mga pastor mo. Basta iwan nyo lahat yung asawa nyo dito sa amin. Okay na. Pastor na kayo kahit saan. Amen. Pagkain ng Panginoon, di ba? Ayan na patuto. Please, mga kapatid. Sa ganun po, na itataas natin ang ating Panginoon. Only by the grace of God. Only by God's grace. Diba? Amen, Brother Church? Dati, mga siga tayo, diba? Ngayon, masunurin na po tayo. Amen? Kaya-kaya na natin sigawan yung ating mga misis. Ako ka na ba? Magkandimi! Ako ka na ba? Sigaw na ganyan, hindi ibig niya mga yan. Papalit pa ba naman yung mga yan? Hindi na. Kaya ganun klase ang sigaw po natin. Amen? Okay. Awit po na po tayo. Meron pa po ba? Meron pa. So, talagin na natin sa tatlalay. Amen. Good afternoon po. Hingi lang po ako ng prayer. Una, dun sa ating na lalapit na election po. One month to go na lang election na. So share ko lang po kasi yung nangyari, bakit nabalik ako ng may gawayan. Na yun ang pinapanalain ko noon. Sabi ko, siguro, hindi binigay ni Lord yung mukha saan ako gusto eh. So, isan yung gusto ko. Kasi po, nung nasa may gawain ako last year,
nirilib ako. Natuwa ko dahil napunta ako ng Marilao. Alam ng Panginoon, talaga Marilao ang mas prefer kong station kasi panatag yung loob ko, tsaka yung mga pulis, kilala ko na lahat. Pero dumating yung time na talagang 2 months pa lang, nilayo ako sa lugar na napakalayo na baga, hindi ko alam yung mga kasama doon, yung mga pulis, hindi ko, talagang wala akong ano. Tapos, ang perception pa sa akin nung mayor ng Kalupit, kalaban ako, alam niya, pinadala ako ni Bob doon. Yun ang alam niya talaga. Kaya yung una, ayaw niya akong kausapin. Sabi ko, tinanong pa ang Panginoon, dito ba ako talaga gusto ilagay? Kasi siguro sa election field, siguro ayaw mo kung i-ano doon sa magulong lugar. Pero dito sa Kalupit, medyo may pressure dahil sa politika. Kaya ako nalipat doon. Hindi ko po alam kung nakakabuti doon sa sitwasyon. At after 2 months naman po, ito na naman, meron na naman pong dumating na balita sa akin na ibinabalik daw ako na Mikawayan. Bakit? Sabi ko. Actually po, ang nagbalik sa akin na Mikawayan, hindi yung mayor to. Or yun po. Kasi alam nyo naman, di ba, ang may power lang na magbalik ng maglagay ng isang jefe yung mayor, hindi po yung mayor na nagdala sa akin, kundi yung kalaban niya. Imagine niyo po yung sitwasyon ko ngayon, doon ako sa nag-uuntugang bato. Hindi ako pwede humingi ng anumang suporta sa mayor ko dahil alam niya sa kalaban ako. Hindi ako pwede humingi o hindi man lang po ako nakapag-courtesy call sa kanya dahil alam ko ayaw niya akong makita. Eh okay na po sa Kalupit eh, kasi yung sitwasyon namin ni Mayor Jess naging maganda. Sabi ko, Lord, salamat, okay na kami ni Mayor. Nakita niya yung trabaho ko doon, ginagawa ko. So yun yung palang gusto niya. Makita ka lang niya nagtatrabaho. Ano na siya, wala siyang ano doon sa kung ano may politika. Tinuro sa akin ng Panginoon dito sa sitwasyon ko ngayon, hindi lahat ang hinihingi natin pinigay ng Panginoon. Dahil hirap na hirap po ako. Last Tuesday, alam niyo yung struggle ko sa Mikawayan. Ang kalaban po namin dyan kasi Muslim. Inagisa ng granada po isang bahay noong Tuesday or Wednesday na afternoon. Talagang sobrang pasalamat ko sa Panginoon. Talagang sa Lord, talagang iniingatan mo kami, iniingatan mo na huwag kang magkaroon ako ng malaking sitwasyon na yung uncontrollable situation na masasensationalize dahil sa politika. Yung pong Muslim hinagisa ng granada yung isang bahay, buti na lang po, walang tao dun sa bahay, walang nakatado dun sa labas ng bahay, nasa loob lahat. Kasi past 12 na yun eh, 12:30, katatapos lang daw nilang kumain, so, ang tendency na natulog sila na siesta, natulog, nung hinagis yung granada. Alam niyo po yung tsura ng bahay nila nung dumating kami, basag-basag ang salamin. Yung pong gate nila na yung makapal, ang yung galvanized na napakakapal, butas-butas. Imagine nyo kung may tao dun sa labas, patay talaga. Kaya, alam po, yung tumulong luha ako sa Panginoon, napakabuti mo. Iningatan mo itong pamilya na to dahil kung may nasaktan sa kanila, laging problema. Ako po yung magkakargo ng unsolved kasi pilit kong, pero napakasalamat naman po ako dahil ngayon, mayroon ng resulta dahil nakuhanan sa CCTV yung naghagis ng granada. At isa pa po, na parang, ewan ko lang po, siguro ito'y blessing talaga ng Panginoon. Kasi yung nagdala po sa akin sa Mikawayan, alam niyang ayaw ko na kasi sa Mikawayan bumalik. Gusto ko Marilao. Lagi ko sinasabi sa Marilao po, gusto ko bumalik. Hindi po ako sa kanya humiling na ibalik niyo po ako sa Marilao or Mikawayan. Siguro hindi po siya ng Panginoon o inano siya ng Panginoon na hindi, sabi ko sa Panginoon, mahirap yung humingi ka ng tulong lagi doon sa mga matataas. Baka i-turn down ka. So hindi po ako talaga humingi ng tulong kahit kanino. Nagulat na lang ako nung nilahad niya na ako'y mabalik na Mikawayan. Nung sinabi po sa akin one time nung conference namin, sinabi na, "Ma'am, meron pa ng order tomorrow sa Mikawayan." Sabi ko,
po bakit, sino naglakad. Hindi ko po alam na ganun pala ang koneksyon nung kabila, na although hindi nakaupo as mayor Pagdalaban pala, pero syempre, kilala nyo naman yun, yung asawa is congresswoman natin sa 4th District. Syempre, may connection sila hanggang Krame. So yung order ko po, nanggaling pa ng Krame. Kaya sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom, bigyan mo ako ng protection dito sa kung saan mo ako nilagay. Alam niyo po yung pressure kasi sa Mingawayan, yung mga, may alliance na ngayon doon na Alarili Alliance, Muslim Alliance. Alam niyo po ba yun? Na pag inoperate namin, na inoperate ng bayo ko, lalo magagalit sa akin yung ako. Kasi hindi pwede nalawin ng Muslim. Ganon po, katindi. Eh sa kanila po nanggagaling yung magugulo, yun ang hold up, yun ang mamaril, nagka-anuhan lang sa drugs, babarili na. So, yung pressure, yung ano po sa akin, ang doon, siyempre po, tinitignan din ako ng kabila na naglagay sa akin kung may magagawa. Panginoon, laging prayers ko niya, Panginoon, tulungan mo po ako na may magawa ako sa ikatatahimik ng Mingawayan. So, umihingi po ako sa inyo ng prayer. Gabi-gabi po, talagang hirap na hirap ang kalooban ko ba? Lalo na pag may nalaman akong may nangyari ito sa isang lugar, lalo sa Bayugo. At lalo na po dun sa house-to-house campaign nila. Pareho ko po binabantayan. Kasi ayaw po may mangyayari sa parehong partido. Kasi mahirap po kami, may kapila naman may mangyari. Ang mga supporter po kasi minsan ang gagawa ng dahilan para magulo ang kabilang partido para isisi dun sa kabila. So parehong po silang pinababantayan every time po na nagka-campaign sila at lalong pressure po ito pagdating sa election period. Yun lang po at maraming salamat sa patuloy na panalangin. Alam po, pinag-pray ako lagi ni Pastor. So alam niyo na po, kaya minsan, ang lapit lang na may Kawayan, hindi pa ako makasagil dito dahil halos hindi po ako makaalis. Yun lamang po. Maraming maraming salamat po sa prayers. Kailangan ko pray sa Kamalit na nasa prayer list siya ng ating po Wednesday prayer meeting and then sa ating po mga prayers. No? Hirap, di ba? Yan ang ano, unti in the Philippines. Iwan ko po na, kaya marami nagpapakamatay sa politiko at politike. Kaya na kaya magbabago tayo ang ating bansa. Amen? Kaya dapat, maging mayor si Brother Dennis Castañeda. Ang ganyang klase yung ano, gobernador si Brother Aris. Amen? O, tapos si Brother Church ang ating Vice President. Ano na ganyan ba? Diba yung mga righteous na tao? Pero hindi na unti-unti rin po natin, mga kapatid. Ha? Pastor Abante, mga kapatid, sabi niya, send me to Congress. Ako ang magiging missionary niyo sa Congress. Kung pwede lang po tayo, bumoto kay Pastor Abante. Ha? Bumoto natin siya, congressman eh. Yung nga lang, hindi natin distrito eh. Po siya sa District 6 ng Maynila. Kaya kung meron po tayo mga kapag-anak sa Maynila na District 6, na, sabihin niyo, iboto na po si Pastor Abante. Na, masakit man ang loob niyo dahil number one po siya ng opposer ng same-sex marriage. Baka kasi sumakit ang loob niyo doon. Sa kanyang. Amen? Pray lang natin. Ayos din ang ating bansa. Kagaya yung mga anak-anak natin, pero anak po natin. Alam niyo po mga kapatid, ba't tayo nagkaganito? Kasalanan po noong mga 1960s. Noong 1960s po, hindi na po na ituro yung mano-mano, yung... Alala niyo po, yung mga 1960s, buhay na po ako nun eh. Ang aming po mga natutunan nun, maging American boy ka, andyan yung Beatles, andyan na po, mga kapatid, yung Bismanduy, mga ganyan ba? Nawala na po yung value po natin. Wala na po yung mga turo ni Lola, turo ni Nanay. 1960s po yun eh.
Kaya yung 1960s kayo, yan na po ang mga namumuhay, naging leader sa kapanahunan po natin. Kaya ang value po ng Pilipino bumagsak. Kasi pinanan ako pa 1957. Na siguro mga 5 taon, 6 taon po ako, mga kapatid, maayos pa eh. Maayos pa po ang Pilipinas, mga kapatid. No, ang mga laro na mga laro namin na mga luksong tinik. Diba? Mga pagpapreso. Yung mga pagpintero, yung mga ganyan. Diba, pwede kang maglakad kahit 10 oras ng gabi, at hindi nga, wala kang nakikita naglalakad na mga binata o dalaga ng 10 oras ng gabi. Kung maano ka man, maglalakad, no, ang kakatakutan mo lang, asong mga hahapon sa'yo. Diba? Nawala ko lahat yun eh. Pero kung umpisahan din po natin, sa kapanahunan po natin yan, sa generation po natin, ibalik natin ang values po ng Panginoon. Biblical values, mga kapatid. Darating ang panahon, mababalik po yun. Amen? Na, kasi ngayon, mga kapatid, ang mga kakakadito, yung mga ka-fellowship ng mga bata ngayon eh. Diba? Kung hindi cellphone, PC, mga computer. Amen? Dapat tinanong mo na sa kanila, ano ang tunog ng bata? Mga pagpusa, meow. Pag sinabi, ano ang tunog ng mouse? Click. 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 Okay. Pwede na ba? Wala na ba? Baka may gusto pang mabon. Ah, wala na siguro. Na? Magandain na natin ang ating choir. Sa kanila pong bilang.
Bible natin kayo. Genesis chapter 15, verse 15. Genesis 15, verse 15. Basahin mo natin sabay-sabay hanggang verse number 26. O ganito na lang. Yung unang pong 15, babasahin po ng mga kalalakihan. Yung kasunod po, kababaihan. At pagdating sa verse 26, sabay-sabay na po tayo. Amen? Ulitin ko po, lalaki at babae. Wala daw sa pagitan, ha? Nakabiglan. Diba, pag hindi ka nagbasa, doon saan yung man doon, meron ka malaking question mark. Amen? Okay. Alalaki mo na. Ready? Read. He said, will but venture here meet us, and will certainly, evil wins with thee to him. Pero ang kapatid, isa lang yung kanyang ama, napakarami ng kanyang mga kapatid na galit sa kanya.
sa pagkaharap yung ama, siyempre po, no? Eto si Jacob, eh, maayos yung pagkikitungo ng mga kapatid. Pero pag hindi na po nakatingin yung kanilang ama, na si Jacob, haba, lahat na po pang tutuli ay ginagawa po ng kanyang mga kapatid. Dito po rin, maaaring mawitnessan din nyo sa inyo po pag-aaral na, na ito po si Joseph, siya po yung the hated brother na, ng mga kapatid niya po. Na makikita rin po natin, siya po ay ginawa rin po isang alipin nung siya po ay pinagkaisahan ito pong mga kapatid niya po. No, na ilagay sa isang pong balon, no, at nung dumaan yung mga Ishmaelites, siya po ay binenta bilang mag-isang alipin. Ano po? At dito makikita rin po natin, siya po rin, si Joseph din po ay na-accused, na masasabi po natin, he was falsely accused ng isang rape na hindi niya naman po ginagawa. Amen? Dahil nga po itong si Mrs. Potiphar, ay talaga po naman, hindi natin alam, no, patay na patay dito po kay Joseph at hindi naman bumibigay si Joseph. Then later on, ginawaan po ang istorya ni Mrs. Potiphar, ito po si Joseph, na siya raw ay gustong pagsamantalahan. Ano po? So he was, no, sabihin po natin, falsely accused, at dahil po doon siya po ay nakulong. Kinulong po siya mga batid, at doon sa kulungan, no, meron pa rin po siya mga, dahil ang Panginoon niya ay kasama ni Joseph, meron pa rin mga bagay-bagay mga kapatid na gusto ng Panginoon itasin po si Joseph. Na hanggang na naginip yung hari at maging yung mga nakasama niya po sa kulungan, ano po, na kanya po in-interpret yung mga yon na pinangakuan siya, sige, pag nakalaya kami, ilalakad ka namin na mamalaya din. But Joseph remained doon po sa loob ng kulungan na yan at siya po ay nakalimutan na po ng mga nangako po sa kanya. So masabi po natin, he was forgotten doon po sa prison na yan. Dito makikita rin po natin, mga kapatid, sa mga istorya niya, na itong si Joseph, no, napawala din, napapinalaya din, mga kapatid, sa kulungan, and he was elevated into a position. Na, inilagay po siya sa isang posisyon na masasabi po natin, position of prestige, power, no, na preeminence sa Egypt. Na ibig sabihin, nakilala po itong si Joseph na ito. Na, sabi na rin sabi, mga kapatid, kung meron mang pangit na karanasan, si Joseph po yun. Na, alam niyo po, madali po, sabi natin, madali po nawain, magkaroon ka ng pangit na karanasan sa mundong ito eh. Pero yung magkaroon ka ng pangit na karanasan sa mga kadugo mo, yung po ang parang mahirap unawain. Hindi ba, amen? Kung hindi mo mga kakilala, sabi natin, hindi mo kalahi, hindi mo po kamag-anak, na at ikaw po ay kanila po minamaltrato, okay lang yan eh, kasi nga, no blood relation eh. But in the case of Joseph, mga kapatid, yung mga kapatid niya po, na yung mga kapatid niya sa ama, yung mga kadugo niya po, yun ang nag-isip ng hindi maganda po sa kanya at nakaranas nga po siya ng iba't ibang klaseng karanasan na masasabi po natin mga kapatid na kung meron mang dahilan na, na magiganti itong si Joseph, eh siya na nga po. Eh, ibig sabihin, no, siya na po yung masasabi natin talaga po pwede nang magiganti sa kabila ng mga ginawa po sa kanya. Ano po? Kaya dito, nakita rin po natin na after all ng mga nangyari, no, na they were again reunited with his brothers. Na yung kanyang mga kapatid, takot na takot, baka gantihan sila. Di ba? Amen? Pero sa atin, siguro sa atin, alam niyo po mga kapatid, ang natural na tao, ang gusto lagi, gantihan yung mga nakasakit sa kanila. Amen? Pero ang taong ligtas mga kapatid, naiiba ang kanyang isipan. Ha? Sabi rin sabi mga kapatid, hindi dapat gantihan ng masama ang masamang nagawa po sa inyo. Tama po ba yan? Hindi po, let us not render evil for evil. Hindi na po eh, mga kapatid eh. Kasi para masama, naginawasan eh, ginantihan mo pa rin ng masama, gaganti rin ang masama yan, at wala na pong katapusan po yan na gantihan ng masama. Pero hindi naman yan po ang turo ng ating Panginoon. Ang turo ng ating Panginoon, mga kapatid, ano? Gantihan natin ng mabuti yung mga ginawa sa
atin na masama. Di ba? Kanina umaga, nagbibiro ako sa inyo. Tinabihin niyo, inis po kayo ako kayo. Inis po ako pastor sa inyo. Pag tinabihin niyo sa akin na inis kayo sa akin, bibili ako kayo ng McDonald's. Libre kayo sa McDonald's. Amen? Bakit ito ang mga namatid? Na, ang sabi kasi ng Bible ay parang kapag naglalagay na isa ng yelo na malamig na tubig sa nagbabagang ulo o nagbabagang, di ba? Amen? Na? So, yun po na. Kung babalikan po natin si Joseph, yan po ang kanyang ginawa. Instead, mga kapatid, of giving his revenge, he did the other way around. Di ba? Amen? Imbis na ito ng pagkakataon, nasa kapangyarihan na po, itong si ano, itong si Joseph, pagkakataon niya na po, na gumante, pero hindi pa rin po siya gumante. Dahil yung isipan naman ng tao, parang ganda yan eh, isang kwento ng karikatsura ba? Ayun ko, naalala niyo po ito, nakwento ko lang po sa inyo, yung maliit na isda ba? Yung maliit na isda, mga kapatid, sa dagat, nagtatago po yan eh, sa mga siksik na mga maliliit na ano ba? Mga singit-singit ng mga bato, kasi hinahabol sila ng malalaking isda eh. Dahil gusto silang kainin ng malalaking isda. Kaya itong maliliit po na ito, mga kapatid, siki po yan lang eh, po, sitik-sik po yan, doon sa hindi sila makakabot ng malalaking isda. At sa mga ito po, mga maliliit na isda ito, sabi ka nung, paglaki ko, humanda ka, lalaki din ako, humanda ka. Yan ang sinasabi nila lagi, na sa kanilang sarili, na nagagantihan nila yung malalaking isda na humahabol sa kanila. Sa siyempre pa lumipas sa panahon, yung maliliit na isda, lumaki na rin. Ano ang ginawa ng mga maliit na isda na lumaki na? Sila naman na ang nangahabol ng maliliit. Amen? Kala ko ba ang gagantihan nila yung malaki? Hindi po. Na yung maliit pa rin. O ano yung ginagawa sa kanila na ayaw na ayaw nila, yun din naman ang ginawa nila doon sa mga maliliit na isda. Sabi ko rin, mga kapatid, hindi po yun ang paraan ng Diyos. Na, hindi rin paraan ng Diyos pag lumaki ka, balikan mo na yung mga malalaki na humahabol sa'yo. Hindi po. Na, natingnan niyo po yung verse po dito sa chapter, ano na ito, ito pong ating verse sa Genesis chapter 15. Okay, verse number 20. For as for you, sabi yan, ye thought evil against me. Sabi po ni Joseph sa kanyang mga kapatid. But God meant it unto good. To bring to pass as it is this day to save much people alive. Sa madalit sabi mga kapatid, na po pwede na ikaw ang gawaan ng maraming mga bagay na hindi maganda. Pero dahil hindi ka po gumante, mga kapatid, sabi nga, yung mga evil na nagawa sa iyo, God meant it unto good. Na? Para pala sa ikakaganda. Na sino ang makikinabang? Hindi ikaw. Ang sabi po dyan, mga kapatid, na, to save much people alive. Amen? And there are times, mga kapatid, na para tayo yung nagiging sacrificial lamb. Na we sacrifice for the sake of others. Na, we experience all the sufferings, mga kapatid, all the heartaches, para yung mga iba magiging maayos na po sila. Sa madalit sabi po, mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano, there is no accident. Everything is God's plan. Amen? Amen? Plano ng Diyos, yung mawala ng preno, yung sasakyan nila, ano, nila Lisa. Pag nakita ng Panginoon, pag napahamak si Lisa, wala na magtitinda ng pisbon. Magugutom na kayo lahat. So, pahihintuin ko yung bus. Di ba, ganun po ba, mga kapatid? Di ba? Plano lahat ng Panginoon, mga kapatid eh. And there are times na parang iniisip natin bakit naging ganito ang buhay ko. Alam niyo po, mga kapatid, ang nangyari, no? Look for somebody that we can blame. Bakit nagkakaganon ang sitwasyon? Na, and the worst part, mga kapatid,
yourself. Amen? Di ba? Ang tinitigil mo na ngayon, yung sarili mo, naubusan ka ng pagtuturo eh. Tinuro mo siya, ikaw may kasalanan, ikaw may kasalanan, ikaw may kasalanan. Then later on, mga kapatid, wala kang maituro, sabi mo, ako talaga may kasalanan. Pero na sabi po rito, no? Kayo, mga kapatid ko, sabi ni Joseph, oo, oh, sabi yan, no? You talk evil against me. Nang ginawa niyo ako, inilagay niyo ako sa balon, no? Dinaya niyo si tatay na sinabi niyo, patay na ako, no? Na sinabi niyo, wala na ako, kinain na ng mapapangis na hayop yung aking katawan, na yung ating tatay ay talaga lang po, kayo yung nag-iiyak, na talaga naging malungkot kahit man lang sana bahagi ng aking katawan ay makita niya, pero sinabi niyo nga, wala na, nagkaluray-luray na. Pero ang katotohanan, nandoon ako sa palon at nung dumaan yung mga Ismailites na yan, yung mga Arabo na yan, bininta nyo ako para maging alipin nila. No? Lahat ng mga yan, lahat ng hirap, naakusahan ako na ako yung isang rapist, nakulong ako, nakabayaan ako sa kulungan, pero itinaas pa rin ako ng Panginoon. Kaya everything na sabi niya, you talk evil against me, ang sabi niya, but God meant it unto good. May plano pala. Bakit po? Hindi lamang na makinama o masay sa tagbutol na ang pamilya mismo ni Jinko kung hindi ang buong Egypt at ang buong mga karating bayan nito kasama po ang Israel. Amen? Sabi ko tayo ano ba tayo na meron nangyayari po sa atin. Actually po, God is allowing us to experience those things. Bakit po? Kasi meron makikinabang na iba later on sa experience mo. Amen? Kaya kung hindi ka matututo ngayon, hindi ka makakaranas ng ganon, kanino po hihingi ng advice yung mga susunod sa atin? Wala na. Bakit po? Umayaw na tayo eh. Sabi nga ni Pastor Raul kanina, di ba? Ang paborito natin kanta na, ano yan? I shall not be moved. We're marching to Zion. Ang iba, pag-discourage naman, ano ba? Tignan niyo po. Pag-discourage ang isang mananampalataya, ang lagi niyang sinasabi, sana mamatay na ako. Sana kunin na ako ni Lord. Amen? All na alam natin, na you really know 100% where you are going. Pero, ang tanong mga kapatid, gusto mo ba na mawala sa mundong ito na hindi clear ang iyong konsensya? Di ba mas magandang mamatay na klaro yung konsensya mo? Na wala kang inagrabyado, wala kang inilihim, lahat na ay nahayaw sa'yo. Yun po eh. Di ba? Marami po, and we cannot blame everybody po na gano'n. Kasi even mo,